Live ba tayo? We are now live, okay? So, daming okay, to all my followers, live na po tayo ngayon. So, for free legal advice, please click lang po sa link dyan sa baba, okay? We are now live, okay? So, for free legal advice, okay, please click lang po sa taas and you can join me dito po sa live, sa Facebook po. Live po tayo sa Attorney Mark Tolentino Law.com. Sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Ito yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, please link lang po sa, click lang po sa taas. And I'll be happy to be at your service and will answer your questions. Okay, may member po tayo, nag-join po sa atin ngayon, si Josephone. Okay, Josephone, what do we call this name? Josephone Bulaong. Okay. Josephine Bulaong. Yes, may know your location, Miss Josephine. Andito po ako sa Hong Kong, sir. Hong Kong. Are you an OFW? Yes, attorney. Yes, so anong problema? Klaro ba yung boses ko dyan? Okay po. Naririnig ko po, maliwanag po. Okay, salamat. Anong problema po natin? Ay, kasi po, sir, ay, attorney, ako po ay isang single parents, 27 years na. Single parents, it means hindi kayo kasal sa tatay ng anak mo or kasal kayo? Naghiwalay lang kayo? Hindi po kami kasal, attorney. Ay, ilang anak ninyo? Tatlo po. Ngayon po ay 30... Opo, Pilipino po, attorney. 30 na po ngayon. Taga-saan po kayo sa Pilipinas? Sa Bulacan po, attorney. Bulacan. Okay, tapos? Okay po. Wala po akong sustento mula nung maliliit yung mga anak ko. Hindi naman po ako nag-insist na humingi ng sustento. So, pinalaki ko po yung mga anak ko sa tulong ng tatay ko. Umuwi po ako sa tatay ko. Eh, biyudo po ang tatay ko. Isang taon pa lang po kami. Wala na kaming nanay. So, ngayon po, yung gusto ko po sanang itanong, mayroon po kasi kong boyfriend na handa akong pakasalan. Classmate ko po siya. Opo, Filipino po siya. Classmate ko po siya nung high school. Okay. Biyudo rin po siya. Nagkaroon din po siya sa Bulacan. Nagkita po kami sa Facebook. Nasa Saudi po siya sa isang hospital. Nagligawan kayo sa Facebook? Nagkita po kami sa Facebook. Okay, tapos? Biyudo po siya. May isang anak. Dalawa lang din po silang magkapatid. Kami po ay dalawa din. Magkalapit baryo lang din naman po kami. Okay, so anong dalawang natin? Ngayon po, kasi yung anak ko po kasi, yung anak ko pong panganay, ay nag-aalala kasi po, meron naman po kasi kaming kaprasong... Ilang taon yung anak mo na panganay? 30 na po ang panganay kong panganay ko, 28 po yung pangalawa at 27 po yung bunso ko. May pamilya na po yung bunso at saka yung panganay. Okay. So, to the point po tayo kasi maraming nakapila, ha? Apo. So, nag-aalala po yung mga anak ko na dahil po gusto po naming magpakasal ng boyfriend ko pag-uwi namin. Ngayon po, meron po akong mamanahin sa magulang ko na konting lupa. Nag-aalala po yung mga anak ko na pag daw po ba kami ay kinasal, ay may habol yung mapapangasawa ko. Wala. Very, very clear po sa family code po natin, okay? If you read the family code, ano ba yung definition of conjugal properties? Okay. Opo, yun po nga po ang ipinaliwanag ko po sa kanya. Ayaw po maniwala niya. Makinig ka muna, ha? Nakalagay po sa family code na mga properties na na-acquired mo, okay? Ibig sabihin, nabili mo by gratuitous title, by onerous title. Ibig sabihin nun, nabili mo dahil of your effort dyan sa Hong Kong, may nabili kang lupa, may nabili kang bahay, may nabili kang sakyan, considered conjugal property kung nagpakasal ka. But may mga hindi kasama. Ang hindi kasama, yung acquired mo by gratuitous title. Ano bang ibig sabihin ng gratuitous title?
Ang ibig sabihin ng gratuitous title, yung na-acquired mo, like for example, dinonate sa'yo. Like for example, minana mo sa magulang mo, hindi yan matatawag na conjugal property except pag nakuha mo yan through a last will and testament ng magulang mo. Then second, nakalagay po sa last will and testament na yung property na yan kasama sa conjugal property. Kung hindi naka-expressly indicated of the last will and testament that those properties are considered conjugal, ibig sabihin, hindi yan conjugal property. Ibig sabihin, kasi yung nakuha mo yung property dahil anak ka sa magulang mo. Yung asawa mo o yung magiging asawa mo, hindi naman magiging anak yan ng nanay mo o tatay mo kung magpakasal kayo. Di ba? So, weird sa ating family code na hindi yan matatawag na conjugal properties. Okay po. Maraming salamat po. Yes po. Hindi po ako nagsasabi din ha. Nakalagay po yan sa ating family code. Opo, opo. Maraming okay, salamat po, attorney. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po. God bless po. Keep safe po, attorney. God bless dyan sa Hong Kong, ha? Opo. Okay, thank you po. Okay po. So, sino po ang susunod? Ang unang marinig ko, yun ang susunod. Sino ang susunod? Hello po, attorney. Good morning. Yes, sino po sila? Sino to dito? Hindi kita nakita. Saan ka dito? Hello po. Good morning, attorney. Where are you? Yes, si Marlene Fulong. Marlene Fulong, tama? Yes po, attorney. Thank you. Yay, finally. Ayun po, yung inquiry ko po. Marlene Fulong. Okay, Binangonan po. Saan po, saan? Opo, Binangonan po. Binangonan, Rizal. Binangonan, Rizal. Oh, yes. So, anong problema natin? Opo. Ano po problema? Ganito po yon. Meron po kasi sa tungkol po sa lupa. Okay. Opo, sa lupa po. Ngayon po, may nagreklamo po kasi hinahabol po nila yung bentahan na nangyari na nabili nila doon sa isang buyer. Okay. Yung buyer po, nangyari, yung ibinenta niya, yung lupa ng lolo ko. Okay. Patay na po si lolo. Bale na, parang ang nangyari. Paano nalipat yung ownership ng lupa from your lolo papunta sa buyer na yan? Ayun, ito po yung pinag-uusapan namin. Kasi kamag-anak po yung nakabili daw. So in-honor namin sila, ipakita yung dokumento. So ngayon, ang ipinapakita nila, bali ang nangyari, yung tatlong property, isang lupa yon na kinuha niya lahat. Parang kung 400 square meters yon, tatlong may-ari. Gusto ko malaman, paano napunta yung property from your lolo papunta doon sa isang tao? Yun ang tanong lang. Sige po. Yung po kasi, mana po yun ni lolo. Oo nga, lolo mo. Okay. Opo. Tapos yung nagbenta po. Makinig ka muna sa akin, ha? Sorry. Opo. Paano napunta yung property from your lolo papunta sa isang tao? Oh, yun lang. Ibinenta daw po ni lolo nung buhay siya sa tatlong tao. Ngayon, okay. Yung tatlong tao na yon, ang ginawa niya. Tatlong tao. Opo. So, iba-ibang tao ang nagbenta. Opo. Opo. Okay. Tapos, so, ang ginawa niya po, yung tatlo na yon, isa yung kanya. Tapos, umamin siya na yung isa doon, na isa pang natitira, na binenta niya ng buo, ay kumpulang pa siya ng bayad. Okay, so ang tanong dyan, may hindi daw Silva? Opo, kung yung kasi ang ginawa niya pala, pinapirma niya. Just answer my question, may hindi daw Silva? May deed of sale po, yung dalawa. Pero yung isa, wala po. So, paano mapapunta sa kanya yung property kung walang deed of sale? Ito po ang nangyari. Nung after more than 14 years, I think, 2004, pinapirma niya at sinasabi niya na siya daw ang bago may-ari ng lahat. Pero inamin niya sa amin na hindi niya kilala yung mga magkakapatid ng tatay ko. So, pinapirma nang hindi alam. Yung mga tatay ko, pumirma sila nang hindi nila alam yung dokumento ang sabi para ayusin. Yung pala, ang pinapirmahan ay para sabihin na siya ang bago may-ari nung lahat ng yon. Okay, ang tanong dyan, nung pinirmahan ng tatay mo, yung mga
relatives mo, buhay pa bang lolo mo? Opo. Buhay pa? Wala na po, patay na po. Patay na po. So anong gusto kong malaman, anong dokumento ang pinirmahan? Extrajudicial with sale portion po. Extrajudicial settlement with deed of sale? Opo. Yes po. So, bakit nila pinirmahan 'yon? May natanggap pa silang bayad, wala? Wala po. Kasi patay na si Lolo. Ang sabi, kasi ito po, yung nagpapapirma, tinulungan lang. So parang pakikilala ng mga tatay. So ngayon, dahil may tiwala sila dun sa tao, ang sabi daw ay para ayusin, kaya sila pumirma. Pero yung pala, ang hindi nila alam, ngayon lang lumabas na ang dokumentong pinapakita sa kanila ay bilihan na po, bentahan, na binenta nila yung lupa na yon. Bakit nila pinirmahan ang dokumento na parang binibenta nila ang property? Bakit nila pinirmahan yun? Common sense yan. Hindi po nila, opo, hindi po nila pinirma. Ang pinirmahan po nilang alam nila para ayusin, hindi po bentahan. Kasi nagtiwala sila doon sa tao. Ngayon, yung buyer po, eh yung mismo nag-aayos na lupa, sabi niya kasi para ayusin, hindi para sabihin na ibinebenta o ito na yung bago may-ari. So, ang alam ng magkakapatid, yun ay para ayusin, kaya sila pumirma. Ngayon po, umamin yung... Okay. Under the law on yung tinatawag na best evidence rule, okay? Under the law on evidence to, best evidence rule. Opo. Nakalagay ito, hindi mo pwedeng tanggihan. Kung ano nakalagay sa kontrata, hindi mo pwedeng sabihin na iba yung nakalagay sa kontrata, iba yung totoong pinag-usapan ninyo. Hindi ganun. Kasi pinag-usapan kayo ng deed of absolute sale, tapos sabihin nyo na hindi yun, kunwari lang yung deed of sale, pero ang totoo dyan, wala talagang bentahan nangyari. Hindi ganun. Kasi nga, under the law, best evidence rule, o yung tinatawag na pag-usapan ninyo, kung ano yung totoo pinag-usapan, anong nakalagay doon sa contract na pinag-usapan ninyo, yun ang masusunod, hindi yung signed agreement ninyo. Ayun po. So, ang ngayon, ang hinahabol ni nung mga nagbenta, binenta na kasi nila. Walang pinipirmahan yung magkakapatid ng tatay ko. Pero ang gini-gate nila, eto may dokumento kami hawak na pinirmahan ninyo. Ngayon, yung nagpapirma na yon, hindi naman siya yung buyer pala. Tapos eto, yung mismong nakapangalan sa kanya, yung sabi siya may-ari, aminado siya na may kulang pa dun sa deed of sale from Lolo. Plus, alam niya na hindi niya kilala yung mga pumirma. Hindi niya dapat yun ang pag-uusapan kung ang pag-uusapan dito, nakapirma ang tatay mo, mga uncle mo, nakapirma ng deed of absolute sale. Now, extra judicial okay. Deed of absolute sale. Nakapirma, di ba? Di ba? Opo. O, nakapirma, ibig sabihin, binenta na nila ang lupa papunta sa ibang tao. Unless, ibig sabihin, peke yung pirma doon. Peke yun, hindi totoo yung pirma. Niloko sila sa pagpirmahan doon. Hindi nila sinabi. Ang agreement nila is mag-ayos lang tapos hindi nila alam na deed of absolute sale. Yan, pwede tayo mag-idepensa natin yan. Pero kung alam nila na extrajudicial settlement with deed of sale talaga yan, wala tayong lusot dyan. Ayun po. Lahat po sila, inisa-isa po namin, alam ni at ano po pwede maging kaso doon? May nakapila na ha? So, susunod naman ha? Okay, thank you. Sige. Okay, thank you po. Thank you po. Okay, sino susunod? Pwede magtanong? Yes, may know your location, Mr. Dale Aguilar. From Taguig City, attorney. Magandang umaga po. Anong problema? From Taguig City? Sir Ma, ang ilalapit ko lang po regarding kagaya rin po nung una kong humingin ng advice sa inyo regarding naman po sa lupa po ito ng mother-in-law po. Ano naman? Anong problema sa lupa? Ang nangyari ho kasi, Attorney Mark, nung buhay pa yung nanay ng mother-in-law ko, according sa kanya, binenta na po yung lupang ito. Ang suka to ng lupa ay 605 square meters. Okay, yun po, ang bumili daw, ito pa po pala, yung mother-in-law, yung nanay ko ng mother-in-law ko, North po. Ang suka to na ginawa nung bumili daw, is English. Tapos, ang masakit po nito dahil norit-norit, pinag-tammark daw po yung nanay, yung mother-in-law ko. Pero yung lupa ngayon, attorney,
more than 20 years. May problema ang microphone mo, hindi kita marinig, ha? So, I think you need to have a good microphone, ha? Mamaya, mag-usap na mamaya, ayusin mo muna yung microphone mo, Dale, hindi kita marinig, ha? Sige po, okay. Okay, sino sa sunod? Sino sa sunod? Rose Quezon, ano to? Good morning. What's your name? Nicole Barra. Sino ba sa sunod na kausap natin? Ako po. Rose Quezon. Where's Rose Quezon? Nicole Cabarino po, attorney. Cabarino, yes. Oh. Nicole Cabarino, anong problema? Attorney, may tanong lang po ako. Yes. Ano po ba yung ano yung procedure? Di ba sabi po kasi dito sa barangay pag yung location, taga saan po kayo, Nicole? Ayun, Nicole or babae yun, Nicole? Nicole, pangalan mo? Opo. O ba yung babae? So, taga saan kayo? Katarma, Northern Samar po, attorney. Ah, Samar. Ano yung Samar? Waray? Bisaya? Opo, Waray po. So, Waray, anong problema? Waray, Nicole Cabarino. Opo. Anong problema? Ay, ano po kasi, yung pinsan ko po kasi, ano, lasing nung isang gabi. Tapos, ano, pinuntahan ng mga barangay Tanod. Okay, tapos? Nung medyo nasitil na po, binalikan ng mga barangay Tanod, andun na sa bahay, tahimik na, tapos tahimik na yung sa loob, pero pinapalabas pa ng Tanod. Okay, tapos? Sabi ng isang Tanod na unang rumisponde, na ano okay. Daw siya, nasaktan, sinuntok. Okay, tapos? Hello? Nicole? Ay, nawala si Nicole. Naputol. Nicole? Nawala. O, sayang yun. Maganda yung topic niya about Barangay Tanod. Okay, sino sa sunod? Yolanda? Hi po. Good morning. Attorney, pwede po ba akong magsik lang ng legal advice regarding naman po sa work ko? Status ko po sa work? May know your location? Okay. Miss Yolanda? Quezon, Tandang Sara, Quezon City po. Novicio, tama? Nicole, Yolanda? Yes po. Oh, yes. Oh, Quezon City, Tandang Sara. Yes, continue. Okay. Kasi po, nung nag-start po yung ECQ nung March, meron okay. po kasi akong underlying health issues like hypertension, diabetes, and asthma. Nung nagkaroon po ng... Sa BPO po, back office po ako. Okay, sa so parang call office center. Office set up po sa Eastwood. Call center, sir. Okay, nung March pa lang po, nung nag-ECQ, nag-request na po ako ng ano work from home setup, pero hindi po talaga ako pinagbibigyan ng HR. Okay. Siguro mga 5 beses po ako nag-request, pero hindi daw po pwede talaga ako maidipat ng account. Hanggang po sa nagkaroon ako ng COVID, pero okay. Naka-recovered naman na po ako. Ngayon okay. po, nung nag-email ako na intention kong bumalik na po ng office ng September, hindi ako pinayagan tanggapin kahit na meron na po ako mga medical certificate ng doctors. Okay. Ang reason po nila is high risk daw po ako. Ang tanong ko lang po, bakit po yung simula ng March na nagre-request na ako ng ilang beses, hindi po ako pinagbigyan, hinantay lang po nila na magkaroon ako ng COVID. Ngayon naman po, naka-floating na po. Hindi naman nila kagustuhan yun na magka-COVID ka. So huwag mo dapat isisi sa kanila yon. Di ba? Opo. Ang akin lang po, sir, attorney, bakit po kaya hindi nila ako pinagbibigyan nung dating hindi ako okay. ano wala bang, pa ano akong sakit? Ano ba yung type ng employment mo dyan? Are you a regular employee or casual ka yes, lang? Yes po, 5 years na po ako. 5 years yun na dyan. So 5 years na po ako. Opo. So, ang tanong dyan, ano ang request mo? Gusto kang mag-work from home? Opo. Five times po ako nagsisend ng request sa manager, even sa email po namin sa HR. Pinapakita ko po na meron po talaga akong immunocompromised kahit po temporary work from home lang po. Eh, nung last na nag-request ako nung July,
Sabi ko po, hindi muna po ako makakapasok. Hindi po ako pinagbigyan. May threat po sa akin na baka matanggal ako. Eh, napilitan po akong pumasok hanggang sa na-expose na po ako nung July 2. Tapos okay. July 13 po. Okay, makinig ka muna ha. Ang trabaho kasi, we need to clarify this. Okay, yung tinatawag na employer-employee relationship. Nag-establish ang employer-employee relationship from the moment that the employer may control sa'yo. They say may control sa'yo, discretion ng employer yan, kung sa anong position mo sa trabaho, anong function mo, anong trabaho mo. So, discretion sa kanila yan. Yun ang tinatawag na management prerogative. Okay? So, yun lang yun. So, kung while nagtrabaho ka, wala namang pilitan yan kasi may tinatawag tayong involuntary servitude is unconstitutional. So that is the discretion ng employer mo kung patrabahuin ka or hindi. So, hindi naman kagustuhan ng employer mo na pag magtrabaho ka, magkasakit kasi hindi naman ikaw lang. Marami naman ang require na papuntahin doon. Basta, nag-comply lang yung employer mo sa labor standard and yung regulation po ng ating government, lalo na ngayon na pandemic na may hindi naman nakalagay doon na mandatory work from home. Di ba? Wala naman nakalagay doon sa batas na walang trabaho na, kundi lahat ng empleyado mag-work from home. Wala namang nakalagay doon sa batas, di ba? So, ibig sabihin, prerogative ng employer, papasukin ka or hindi ka papasukin. Kung sa tingin mo na na-violate okay. Yung right... Pero wala naman po kayang, hindi naman po kaya in the... Assuming nga na sa tingin hindi mo naman... na-violate yung right mo, because that is your... tingin mo lang. Okay? So, ano bang gagawin mo kung sa tingin mo na-violate yung right mo? Pumunta ka sa NLRC. You go there, you can file a complaint under unfair labor practice. Yet that is your right. Pero sa tingin ko, basta mga mode of work, function ng trabaho mo, anong klaseng trabaho mo, prerogative yan ng management. Okay? Hindi yan... Ang akin lang po, Atty. Ilang isang impyado na ikaw... Magagawa naman po pala ng... Okay? So, hindi yan. That's the... Management prerogative po yan. Kung sa tingin mo na hindi ka na masaya dyan, that's your right. Hindi ka naman pipilitin magkabaho dyan. Okay? So, kung sa tingin mo may na-violate talagang right mo, you can go to the NLRC and you can file a complaint there. And of course, right din ang employer na yan na to defend themselves. So, ganun lang yan, ha? Okay. Thank you, Miss Yolanda Novicio from Quezon City. Next. Sino pa susunod? Attorney, pwede na po ba? Oh, yes. Oh. Hello? Hello, Attorney. Dale Aguilar. Yes, continue. Yes, sir. Sir, tuloy po lang po kanina yung baliktad. Hindi ba ito yung barangay Tanod? Ikaw ba yun? Hindi po, Attorney. Sa lupa rin po ng lupa. Nalito na ako sa daming kausap. Sige, continue. Attorney, kasi ang nangyari po, inilaban po ng mother-in-law ko yung lupa niya for 20 years. Dahil okay. Po may nagtaangkin. Ngayon po, natapos po yung lupa niya for 20 years. Paano naging owned yan ng mother-in-law mo? Pagmamay-ari po ng nanay niya, attorney. Tanay niya, buhay pa yung nanay niya? Ng nanay niya, inaangkin po ng kamag-anak nila. Yung property title ba yung property na yan o hindi? Yes po, may title po, attorney. Nakapangalan na po sa mother-in-law ko since nanalo po siya sa kaso. Okay. Sinabihan po siya ng court na pwede na niyang patituluhan. So, napatituluhan niya po, attorney, under his name. So, anong tanong ko? Ang tanong ko, attorney, nung nilalaban niya po kasi yung lupa, may tumira na sa lupa ko ng mother-in-law ko na hindi naman po niya kaano-ano. Okay. Nagpaalam ba yun? Hindi. Ano po? Nagpaalam ba yung tumira sa property na yan? Nagpaalam po, doon po sa tiyuhin ng mother-in-law ko, hindi po sa kanya. Okay, so ngayon tapos, po, okay, continue. Tapos? Ngayon po, since napatitle na po yung lupa, ang sinasabi ngayon ng tumira doon ay binili niya raw yung lupa doon sa nanay na mother-in-law ko. Sabi niya, may pakita ba siyang dokumento na nabili ang lupa? Wala hong deeds of sale, attorney. Ang pinapakita niya lang ho is yung kasulatan na ginawa nila. Yung nanay ko ng mother-in-law ko is no read, no write. And then ang ginawa anong nakalagay sa kasulatan? Na
ang kasunduan ho nila ay ibinibenta ko yung lupa sa halagang 6,000. Tapos pinamarkan daw ho nung nanay ng mother-in-law ko, nung hinahanap ko namin yung documents, ipinakita, pero wala akong thumbmark, wala rin yung firma, ang sinasabi ko na... Okay, ito yung issue dyan. Ha? Pag dito, pag property kasi, very clear ang batas, okay? Pag property, lalo na pag real property, yung mga lupa, mga bahay, mga condominium, mga buildings, kailangan it should be in writing. And second, apo, it should be in a public instrument. Kung wala doon, yes, not enforceable. Ano ba yung in writing? Hindi kailangan naka-written lahat yun. Basta naka-perma lang, may signature or thumbmark, okay na yun. Yun ang in writing. But kung ang required ng batas, it should be in a public instrument. It should be notarized. And third, para malipat yung property, kailangan ipa-registered yun sa Registry of Deeds. Then magbayad ng capital gain tax, mga lahat ng mga buwis, transfer tax, para malipat ang property. Kung wala, hindi na-comply yung mga requirement na yan, ibig sabihin, wala yung kasulatan na yan. Yung kasulatan na yan is only a preparatory contract. Kailangan pa rin kailangan pa rin sila mag-execute ng deed of sale. Yung kasulatan na ibenta yung property, it's only an agreement but considered a preparatory contract. Kasi preparatory contract, yun lang muna ang uunahin nila but kailangan pa rin silang gagawa ng final contract. And that final contract is a deed of absolute sale. Okay? Tama po. Yung okay. Basta karo-karo na. Okay, thank you. Sinahan na kapila, ha? Okay, attorney, pwede po ba magtanong? Sino to? Si, asan, si Delter Driss po. Delters iPhone. Yung pangalan mo dito, Delters iPhone. Opo, Delters. Opo. Yun opo, ikaw to. Oh, Delters opo. iPhone. Anong opo problema? Kakasahan ko kayo. May know your location? Batangas City po. Batangas. City po. Oh, yes, so, anong problema, Mr. Batangas? Attorney, i-inquire ko lang po. Tanong ko lang po sana. Kasi po meron po kaming property na binili sa Lipa City through pag-ibig sa developer na PTR. Okay, ngayon po, noong 2017, so nagbayad po kami ng mga kaukulang mga bayad para sa kanila developer. Okay. Tapos po, yun pong total contract price ng bahay namin sa Lipa City is umabot po ng 4.1 million. Okay, tapos? So pagpasok po nila sa pagpasok po nila sa pag-ibig is 3.8 lang po yung inapprove ng pag-ibig. So dinayaran po namin sa developer yung loan difference. Okay. Nung mga following months po, nung pina-follow up na po namin yung aming account sa kanila, is sa developer. Sa developer po, sinasabi okay po nila na may inaantay lang daw po sila mga papeles galing City Hall lang Lipa, kaya okay hindi pa sila makapag-proceed sa pag-aasikaso sa mga ng pag-ibig, mga papeles. Okay. Hanggang sa umabot po ng 1 year yung aming account 2018, 2019, tapos po noong 2020, noong nagkameron po ng pandemic, naapektuhan po ako, nawala po ako ng trabaho noong March. Ang nangyari po, hindi na po namin ma-take out yung aming bahay sa Lipa. Kasi sabi ng pag-ibig, wala daw pong mga papeles na nare-receive sila galing PTR at nag-expire na daw po yung fund allocation ng PTR sa pag-ibig since 2019. Okay, so anong problema? So, ngayon po, nung meeting po kami ng developer noong September 2, nagulat po kami na ang kaharap na po namin sa meeting by Zoom is yung legal counsel nila na pinapasabi po sa amin na total hindi na rin daw po kami nagkakasundo dahil ang dami naming demand is i-cancel na lang daw po namin yung property at ibabalik daw po nila yung mga nabayad namin sa kanila. Okay. So, ang demand lang naman po namin is mapapasok kami sa pag-ibig, mabayaran yung kung ano man yung mga natitirang amount sa kanila para at least kahit papaano. In the time na magkameron ulit ako ng trabaho is makapasok ulit po kami sa pag-ibig.
So ang tanong ko lang po, attorney, ano po ang pwede namin gawin sa between developer para po, kasi sabi po nung asawa ko, wag na lang naming ituloy. Parang umagree na lang po kami dun sa ano, dun sa ibalik yung bayaran namin ng total sa kanila. So, pero ang sa tapos ang sabi ko po sa kanya, okay, ipagpalagin na kuhanin natin yung naibayad natin na umabot na ng 800 something. Tapos po yung mga total na upgrade po nung sa bahay is umabot na po ng 1.1 million. Oo. So pwede po ba kaming mag-demand sa developer na kuhanin yung naibayad namin at the same time bayaran nila yung mga nagastos namin doon sa loob ng bahay? Actually, you can negotiate with the developer, okay? Kasi actually, ang developer may obligasyon talaga yan na i-deliver sa inyo ang bahay. But with respect sa pag-ibig, they will only assist you kasi discretion naman ng pag-ibig yan. May expiration talaga kung hindi ninyo na comply yung mga obligasyon, okay? So, assuming na may gusto ka magpabayad, then sa tingin mo, na-violate yung right mo bilang isang buyer ng isang real property. Sa tingin mo lang, ha? Sa tingin mo, may na-violate on your part. Okay? I'm not saying na na-violate talaga, pero sa tingin mo na may na-violate, then gusto kayo makipag-negotiate, then mas maganda impartial na area or venue para kayo mag-negotiate, mas maganda pupunta kayo sa legal department ng HLURB. Okay? Sa HLURB, sa may legal department, malapit lang yan sa Quezon City Hall ng Quezon City, or I think dyan sa may Batangas, may office ng HLURB. Pag-file ka ng kaso doon para iharap kayo, ikaw at saka yung representative ng developer mo. And yung HLURB will help you to protect your right and to protect your interest as a buyer. And same time, hindi po kayo yung agreement ninyo, kung assuming gusto kayo makipag-settle sa developer, at least may isang tao dyan, isang officer of the government na makipag, na will help you negotiate and also to protect your interest. So mas maganda, huwag kayong pumayag dumiretso sa developer. Mas maganda, pupunta kayo sa HLURB legal department, and ang purpose dyan is to settle both parties, the buyer and the seller of the real property. Okay? Okay. Thank you, attorney. Salamat okay, po thank you, Delter. Okay, Delter iPhone. Salamat lang. Okay, thank you. Wala na? Wala na yata. So, sino pa ba? Wala na si Be? Sino ba to? Magbasa muna tayo. Attorney. Sige. Rochelle. Anong pangalan nito? Rochelle. Nobleta. Oh, anong problema? Rochelle Nobleta. May niyo your location. Ay, Cagayan de Oro po, attorney. Good morning po. Ano? Cagayan de Oro po, attorney. Attorney, tanong ko lang po kasi tungkol po to sa ano po, lupa na sinasaka po ng lolo ko. Timberland po siya, may stewardship po sila na hinahawakan. Kaso lang po, nalaman na lang po nila lately na may nagmamay-ari na po daw sa lupa. Eh, samantalang hindi naman kasi nila alam, attorney, kung bakit na agaw yung lupa. Matagal na po kasi sila doon. Okay, so anong problema? Eh, paano ba yun, attorney, kung ano bang dapat nilang gawin? Tawag niyan, ano bang laban nila samantalang... Considered ba sila na tenant? Tenant ba sila sa property na yan? Or sa Bisaya, ang tawag doon sa OOP ba sila? Sa OOP? Or tenancy ba yan? No. May stewardship po sila hinahawakan po, attorney. Is that an agricultural property? Agricultural property yan, di ba? Opo, attorney. Yes, pupunta opo, lang sila attorney, sa office ng agrarian office, sa legal department doon. And they will ask for an assistance kung how to protect yung lolo mo, yung right ng lolo mo bilang isang tenant ng property. Kasi sabi ng batas, may protection yan basta tenant ang isang property, lalo na pag agricultural property. So unang gagawin ninyo is pupunta kayo sa office ng legal department ng Office of the Agrarian Reform Department. Okay? Agrarian Reform. Sige po, attorney. Thank you po, attorney. Bye-bye.
Wala na yata. So, magbasa tayo ng mga comments. Hello po. Sino pa? Wala na? Ako po. Ako po, attorney. Sino po sila? Si Jay po, attorney. Jay, saan ka dito? Hindi kita makita. Saan ba Jay dito? Ako po, Jay. Wala po picture, attorney. Jay. Oh, ito lang ang picture. Anong problema? May problema po, attorney, tungkol po sa Philippine Labor Code under Article 297. Oh, ano yan? Ano yung Article 127? Clarify natin yan. Ano yan? Sa trabaho po, attorney. Sa trabaho po? Oh, bakit? Anong nangyayari sa trabaho mo? Bibigyan po ako ng explanation letter within 5 days upon receipt of this notice on why your action should not be construed as grounds for dismissal as per the labor code. Yun ang tinatawag sa labor code na two notice rule. Ang ibig sabihin ng two notice rule, pag may sa tingin ng amo mo na may na-violate na policy sa company, susulatan ka. That's one first notice yan. First notice is you will be required to explain. Kung hindi mo ma-explain yon, second notice, termination. So yun ang ibig sabihin doon. So sagutin mo dapat yan. Yung 5-day rule na yan, kailangan sagutin mo yung sulat ng amo mo, ha? Okay? Hindi po ba ako magkaka-penalty po or makakasuhan? Magka-penalty ka talaga kung hindi mo sasagutin yan. Magka-penalty ka talaga, matanggal ka talaga. Mas maganda sagutin mo para at least may sagot ka na yung mga allegation laban sa'yo, hindi totoo yun or napagbintangan ka na lang. Kailangan sagutin mo yun. Opo, ito po yung mga pinagbintang sa akin, attorney. Oo, anong bintang? Fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by his or her employer or duly authorized representative. Breach of trust yan. Sagutin mo yan, yung mga allegation laban sa'yo. Kung hindi mo kayang masagot yan, pupunta kayo sa DOLE, may abogado sila na tutulong sa'yo para masagot yung mga allegation laban sa'yo. Okay? Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Hey, attorney. Sino pong gagawa ng explanation letter? Ako po ba? Sa legal department ng DOLE, may abogadong magkatulong sa'yo dyan. Or pupunta kayo sa PAO, magpatulong kayo kung paano gagawa ng explanation. Okay? Apo, Thank you. Bye-bye. Thank you. I think wala na. So, magbasa tayo ng mga comment. Okay? Itong mga comment nito. So, dami ng comment. 41 comments. So, basahin natin yung mga comment, okay? Miriam Viador are watching with you. Okay, thank you. Jeho King and Miriam Viador. Good morning po, attorney. Watching from Pandacan, Manila. The best ka talaga, attorney. Marami kang natutulungan, lalo na sa panahon ngayon. Okay, welcome. Okay, OFW Teresa. Vicky, what's this? Vicky and Edna Lago Tulfo ang sagot niyan. Oh. Josephine Tolentino, good morning, Attorney Mark. Oh yes, good morning. Okay. Creamy Bueno, attorney, ganda ng ginagawa niyo. Dami ko natulungan. Okay, thank you. Ruth Nobleta, thank you po, attorney. Yvette Escares, okay. So, mami pang mga nag-message sa atin. Basahin, I think I cannot read all of this. And sa ngayon po, ang dami ng views natin. Umabot na po tayo na I believe na sa mga 1,000 views na for just few minutes. And thank you pala for joining me for free legal advice. Okay? Please, for free legal advice, please message me and with Facebook page and you can subscribe sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And for free legal advice, please call me for a meeting appointment sa 0917-329-5353 or sa 0932-88-56203. And sa Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 7209-6203. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.